Sigaw News Update. Magandang hapon mga Novo Ecijano. Ako po si Irish Pangilinan at narito na ang mga balitang aalingaungaw sa oras na ito. Ipinaliwanag ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Director General Aaron Aquino na hindi umano maaaring i-dispose o sunugin na lamang ng basta-basta ang mga nakukumpiskang ilegal na droga. Ito ay matapos magpahayag ng hamon ang ilang mga senador na pabilisin ang proseso ng pagsunog ng nakumpiskan drugs matapos ma-file ang mga kaso nito. Kaugnay din ito ng napapabalitang nire-repack at muling ibinebenta umano ang mga naturang droga. Ayon kay Aquino, kinakailangan munang pisikal na ma-inspeksyon ng judge ang mga droga bago ito maglabas ng court order na nagpapahintulot sa pagdidispose ng mga drugs. Paglilinaw pa ng PDEA chief, hindi totoo na inire-recycle nila ang mga nakukumpiskang ilegal na droga. Para naman sa balitang lokal, inilunsad kahapon October 10 ng Central Luzon State University, Philippine Sino Center for Agricultural Technology at ng Inca Philippines Incorporated ang plastic biogas digester na makakapagproseso ng mga dumi ng hayop, crop waste at kitchen waste upang maging biogas na magagamit pang luto at maaari ring makalikha ng kuryente. Ang digested product naman ito ay maaaring gamitin bilang organic at liquid fertilizer para sa mga pananim. Ayon kay Emmanuel Sikat, direktor ng PhilSCAT, malaking tulong ito sa kapaligiran at sa mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy sapagkat nababawasan ito ang mga dumi na nagiging sanhi ng polluted air and water at mabawong amoy sa kapaligiran. Abangan bukas ang kabuuang balita at manatiling nakatutok sa TV48 para sa iba pang mga balita. Muli ako po si Irish Pangilinan, magandang hapon. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV48. Kaibigan mo.